Sa mga OFW na gusto nang manatili sa Pilipinas, pwede po kayong kumita habang tumutulong sa turismo. May programa ang gobyerno para sanayin kayo kaugnay sa mga posibleng negosyo. At nakatutok si Mariz Umali. Greener pastures, ika nga, ang madalas dahilan ng ating mga kababayan kung bakit nangingibang bansa. Pero may mga overseas Filipino workers na bumabalik din sa bansa kalaunan. Silang nais tulungan ng programa ng Department of Tourism at Department of Migrant Workers, ang Balikbayani sa Turismo Program. Ang layunin po nito, makabigay tayo ng mga oportunidad sa ating mga kababayan, our returning OFWs na magkaroon ng various skills in the tourism industry para naman po magkaroon sila ng economic opportunity pagbalik nila sa Pilipinas. Iba't ibang training program ang pwedeng pagpilian depende sa interes at kakayahan ng nagbabalik na OFW, gaya ng Micro Retail Tourism Seminar, Farm Tourism Trainings, Community-Based Culinaria, Homestay Training, Tour Guiding, Foreign Language Speaking, at OFW Teach at Forward Program para sa mga may di bababa sa 10 taon ng karanasan bilang manager at handa maging bahagi ng pool of resource speakers o trainers ng Department of Tourism. May ilan ng OFW ang natulungan ng Tourism Department. Halos 10 taon naging OFW sa Qatar si Kaisel at doon na rin nakilala ang napangasawa. Sa Qatar po kami, walang, kumbaga hindi siya lifetime. Talagang uwi at uwi tayo bilang OFW. Nag-isip kami, what can we do for a living pag umuwi na kami? So, what business maging sustainable? At hindi lang kami, kung gusto namin, hindi lang kami yayaman. paano kami makakatulong sa community, sa farmers, at the same time sa aming mga kapwa OFW? Naisipan nila ang farming at ngayon, ang kanilang farm ang isa na sa pinakamatagumpay sa Nueva Ecija. Ayon sa Department of Tourism, 150,000 ang target nilang matulungan sa programang ito at pwede pang madagdagan depende sa dami ng mga marirepatriate. Bukas ang programa sa mga nagbabalik na OFW at kanilang pamilya, pati sa mga distressed OFW. I mentioned to the tune of around 200 million at least ang devoted to the returning distressed workers in terms of livelihood. No? I'm talking about resources ng DMW and OWA. But we need to harness the opportunities given to them. So training, they need to know kung ano yung kakayanan nila dito sa programang inilunsad ngayon. Inaasahan magsisimula ang programa sa Mayo ngayong taon. Sa mga nais mag-avail ng programang ito, maaari lamang pumunta sa mga website ng DOT at DMW para mabigyan ng karagdagang impormasyon sa proseso. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.